Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kaibigan. Kamusta na po kayo? Sa pagkakataon pong ito ay muli natin pag-aaralan ang salita ng Diyos na siyang pinanggagalingan po ng lakas, kapangyarihan at tapang para po harapin ang lahat ng mga kabagabagan, kahirapan o mga hamon po ng buhay. Kaya hawak niyo ba ang inyong mga banal na kasulatan? Alam niyo, napakasarap po na sa bawat gabi ng ating pag-aaral ay hawak ninyo ang inyong mga Biblia. Kaya nga kung wala pa po kayong banal na kasulatan ay kontakin nyo lang po ang ating pamunuan, yung po nangangasiwa ng ating programa. At sa biyaya po ng Diyos ay bibigyan po namin kayo ng banal na kasulatan. At sabihin nyo lamang po kung ang gusto nyo ay Ingles o Tagalog. Kasi po hindi masyado magiging makasaysayan at mas merong mataas na impact o significance ang ating pag-aaral pag wala po tayong banal na kasulatan. Kaya magpasimula na po tayo. Ang tanong ay, ano ang gagawin natin kung sakaling ang mga crisis ng buhay ay dumating sa atin? At ano ang pangako po ng Diyos sa bawat crisis na dumarating sa ating buhay? Alam niyo ba, ang banal na kasulatan ay puno po ng mga pangako. Ito ang pangahawakan natin. Kaya nga, napaka-importante po na tayo po ay merong mga banal na tala. At para po sa unang talata, ay nais ko pong buksan ninyo ang inyong mga banal na kasulatan sa aklat po ng Roma. Alam po, napakaganda nito, aklat ng Roma. At matatagpuan po ito sa talatang 37, 38, 39. Kung sino bang maalaman kung anong sinasabi dito? Ang sabi dito, "No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am sure that neither death nor life nor angels nor rulers nor things present or things to come nor powers nor height nor depth nor anything else in all creations will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord." So para po sa unang talata, na pagkukunan po natin ng kalakasan ng sabi dito, kung sakaling dumating na ang mga hamon po ng buhay sa atin. At inisa-isa dito, inyo bang narinig? Sa wikang Tagalog, kung inyong binabasa ang inyong mga banal na kasulatan, wala pong mga bagay dito sa mundong ibabaw na pwede pong magpahiwalay sa atin, sa ating relasyon o pananampalataya sa Diyos. Ano po ang sabi sa banal na tala? Ang sabi dito, kung tayo ay nasa ating Panginoong Hesukristo, kahit ang kataasan, kalaliman, o kahit po ang anumang uri ng kapangyarihan, kahit po ang anumang uri ng karanasan meron tayo sa buhay, kahit ang kamatayan. Anong sabi? Hindi nito tayo ipaghihiwalay o nothing can ever separate us from the love of God through Christ Jesus. So ano pong ibig sabihin nito? Kung sakaling kaibigan dumating sa iyo ang kinakatakutan mo, marahil ang crisis ng karamdaman, hindi mo inasahan, may sakit ka pala. At marahil hindi mo inasahan ay meron ka ng, kumbaga, binigyan ka na ng stages ng iyong cancer. O kaya naman meron kang karamdaman na magdadala rin sa panghihina at kamatayan. Ano ang sabi ng banal na tala? Walang karanasan dito sa lupa. Walang anumang uri ng karamdaman dito sa lupa. Walang anumang uri ng karanasan meron tayo dito sa lupa ang pwedeng magpahiwalay po sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon Diyos kay Kristo Jesus. Amen? Amen! Ano po? Amen! Magandang pag-asa yun. Magandang pag-asa yun. Biro nyo, binigyan ka ng Diyos ng katiyakan na kung sakaling meron kang karanasan na hindi mo inasahan at ito ay hindi maganda para sa iyo, ay nandiyan naman ang pangako ng Diyos, hindi kita iiwan. Hindi nyo, pag sinabi na nothing can ever separate you, walang makapaghiwalay, ibig sabihin, ang Diyos lagi lamang nandiyan, kasama natin, kasama nyo, kasama ko. Nandiyan lang siya. Yan ang assurance. At ang assurance ng Panginoon ay definite, it is certain, it is sure. Kaya nga, sa karanasan kagaya nito, eh sinong lalapitan mo? People will fail us. Ano po? Pwede tayong biguin ang sinamang tao.
maging ang ating family members, immediate family members, members of our own family, pwede na tayong i-fail. Pwede na tayong ma-hurt. Pero tandaan nyo, pag pinag-uusapan na ang relasyon sa Diyos, wow! This is amazing. This is good news po. Kaya nga, hang on lamang tayo. Sa mga karanasan na kagaya nito, kinakailangan nyo ng isang lakas na higit sa kalakasan ninyo. Isang lakas na pwede nyong panghawakan. Pwede nyong i-hold on, i-cling on. Isang lakas na pwede nyong yakapin. At kanina nyo po ito matatagpuan. Matatagpuan nyo lang po ito sa ating Panginoon Diyos kay Kristo Jesus. Kaya kaibigan, ano ba pinagdaraanan mo ngayon? Anong karanasan meron ka ngayon? Nagdadala ba ito ng sakit ng kalooban? Lumuluha ka gabi-gabi? Ikaw ay nag-iisip ng malalim? Marami kang mga alalahanin, kabagabagan sa buhay? Natatakot ka ba sa mga oras na ito? Tandaan mo, ang mga karanasan ito, bagamat literal at lehitimo na nangyayari sa buhay mo, ay hindi pwedeng ihiwalay ka sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, ang panawagan ko sa inyo ngayong gabi, ito ang panawagan ko, lumapit tayo sa Kanya. Lumapit tayo sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang nangako. Ang Diyos ang nagbigay sa atin ng pag-asa. Kaya nga po, hang on na sa Kanya, hold on sa Kanya, cling on sa Kanya, at magkakaroon po kayo ng pag-asa na hindi kayang unawain o hindi masayod ng ating pag-iisip, sapagkat ang Diyos ay gayon na lamang. Sa pagkakataong ito, ay nagnanais po ba kayo ng isang panalangin? Idadalangin ko po kayo. Yumuko po tayo. Dakila po namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Napakarami po namin mga karanasan sa buhay na nagibigay po sa amin ng kaguluhan, ng takot sa aming puso at isipan ang aming pong panalangin sa mga oras na ito, kagaya ng inyong pangako. Naway lagi po namin kayong kasama at ipinangako nyo, walang pwede magpahiwalay sa amin sa inyong pag-ibig. O Panginoon Diyos, maraming salamat po sa inyong pag-ibig. Maraming salamat po at kayo ay nandyan lamang at hindi malayo sa amin. Ang basbas ginawa ang sumaaming lahat at naway lumakad po kami simula ngayong gabi na nagtitiwala sa inyo sa matamis na pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Punch.